Sir, yung sasabi ni retired General Cascolan, marami naman doon siyang background sa sa health issues nung siya nasa PNP. COVID task force daw ng PNP and so on and so forth. At ang sabi rin niya, hindi naman daw importante, hindi naman yung primary importance na ikaw ay doktor o medical worker para ikaw ay tumulong sa management ng DOH. Your reaction po? Sige. Yeah. Sige, sir, and gusto muna natin basahin muna yung mandate ng Department of Health, nakalagay, ensuring the provision of quality health services that every Filipino people deserves in upholding the quality of life, respect the human dignity, and protect the health and safety of the Filipino people and workers. So malinaw po talagang dapat i-preserve yung life talaga. At itong ating na-point na Undersecretary is nanggaling po siya sa Oplan Tokhang. Dati po siya ang Chief PNP. At sa Oplan Tokhang na ito at double barrel, ay maraming pinatay na mga innocent mga civilian. So gusto natin talaga na yung ma-appoint ni President Bongbong Marcos yung Undersecretary na mayroon ding kapasidad or mayroong medical background na malinis ang record, malinis yung track record. At the same time, kaya if possible talaga, dapat meron talaga siyang background sa medical. Kasi this is the first time na nag-appoint ng isang PNP retired chief ang ating sa loob ng Department of Health. So kung titingnan natin, sinasabi niya, pinagmamalaki niya yung ating, yung kanyang nagawa doon sa COVID-19 response. Paano nagawa ng task force? Pero kung titingnan natin, hindi naman siya successful, di ba? Kasi nanawagan niya tayo na palitan yung mga nasa IATF, ng mga medical experts, mga scientists, virologists. Pero tingnan natin, sa buong mundo, tayo ang pinakamatagal na nagkaroon ng face-to-face na klase. Tayo rin ang pinakamatagal na talagang nagsuot ng face mask. At tayo hanggang ngayon, tayo pa rin yung pinakamatagal na nag-acquire din yung sa mga vaccine. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki rin yung kanya sinasabing nakabuo siya ng mga task force during the COVID-19 pandemic, pero hindi naman ito talagang successful. Robert, sa mga nakaraang administrasyon in the past governments, was there ever consultation? And ito ba yung unang pagkakataon, first time, that there is a controversial appointee? Parang I remember that there were similar appointees in the past, pero this is the first time na talagang pinalagan ninyo. Is it because you were not even consulted, or is it all about him being connected to Oplan Tokhang and Oplan Double Barrel? Ito yun, alam naman natin, Sir Seto, matagal na tayong dito sa red tagging, isa yun sa mga nagre-red tag sa mga health workers din. Na in fact, makatarungan naman at very tama naman yung ating panawagan for the benefits of the health workers. So ayaw pa natin madagdagan yung mga red taggers sa local Department of Health, kasi sa panahon nga ni Secretary Doke, naglabas siya ng statement na dapat hindi nire-red tag ang mga health workers, kasi yung legitimate naman yung ating kahilingan para sa ating mga benepisyo at karapatan ng mga health workers. Kaya this is the first time na naglagay ng PNP chief na nandiyan na retired. Kaya nagtataka tayo at nakakatakot na lagyan dyan ng isang military officer sa loob ng Department of Health. Kasi dati naman, ang kapalit na si Josec Tokhang, isang nurse. So why not na mag-appoint ng isang nurse or isang medtech na talagang qualified para dyan sa position na yan?